Ano po yung masasabi niyo po sa Dolomite po ngayon? Ah, maganda sir, malaki yung pinagbago. Ngayon, parang nagiging ninoy na rin ngayon. Yung administration po ngayon? Oo. So, parang kumbaga, para sa inyo, parang kinukumpara nyo kay Ninoy or kay Noynoy, parang oo, pareho lang. Oo, ng depresya. Kay Duterte kasi lahat, discipline. Hey, taga saan nga po kayo, sir? Cavite. Cavite, from Luzon, no? At talaga namang siya ay binanggit niya yung Duterte legacy nga po ngayon. Nga po, itong Dolomite Beach at siguro na-miss yun na sir si Duterte na mamuno sa bansa natin. Hanggang ngayon. Hanggang ngayon? Oo. Kaya nga, Juan, kung tatakbi ulit siya, mananalo po yan kahit vice president. Yung anak presidente, napalaki ng magagawa ng Duterte. Ayan. Duterte legacy. Duterte legacy talaga. Kung baga, pag nagsama silang dalawang mag-ama, ay malaki yung mababago talaga. Kung baga, pabor kayo sa Duterte-Duterte. Oo, Duterte-Duterte. Sara Duterte yung president, tsaka si... Vice President, Vice President ang ama, ayos na yun. Itong presidente pa si Tate, ayos. Ito, may isa pa pong tanong. Yung kasi may binanggit ni BP Sara nung nakaraan na posibleng tumakbo daw yung tatlong Duterte sa pagkasenador. Ano po yung masasabi yun niyo po doon? Maganda, kasi babalik na naman sa pagkalinis ng Pilipinas at pagkalinis na hindi lang sa kalikasan, pati na sa droga. Oo. Malilinis talaga. Ano po ba ngayon yung masasabi nyo ngayon sa nangyayari sa bansa natin? Magulo. Magulo sistema. Hindi kagaya ni Duterte, marami siyang binago. Talagang lahat ng tao disiplinado. Nung time ni dating Pangulong Duterte? Saka walang patayan, walang holdapan. Ngayon po ba? Parang Pinoy na. Oo. Oh, kumbaga, Pino na, parang kinukumpara niya si President Marcos Jr. kay Pinoy. Pinoy. Para sa inyo, magkapareho sila. Magpapareho sila sa kakwan, iba. Magulo. Magulo sistema ngayon, hindi kagaya nung Duterte. Lahat ng tao, disiplinado. Mga polis, takot, takot gumawa ng krimen. Eh ngayon, mga polis, talagang ano sila. Wala silang kinakatakutan, hindi kaya ni Marcos pangalagaan ng mga polisan ngayon. Kasi nga, iba ang tatak ni Duterte. Si Duterte lang nagpasahod ng doblado ngayon sa mga tama polis. Tama po. Mga polis sa kasundalo ay... Sundalo? Oo. Panahon ni Pinoy, parang ngayon yun. Kay Duterte, ngayon kay Marcos. Talagang kinumpara niya talaga. Pareho talaga sila. Oo, para hindi, sa'yo. Iba siya. Hindi siya kagaya ni Duterte na unang termino pa lang talaga. May impact na. Oo nga. Pansin ko rin po yun, sir. Kaya Duterte tayo. Kumbaga, una at dalawang taon pa lang may impact na sa taong bayan, di ba? Kaya kung bibigay natin kay Duterte yung ulit ng suporta natin, sigurado. Dapat siya ngayon ang presidente, baka malaki na ulit na bago ngayon eh. Di ba? Hindi yung ganyang puro away-away sila. Kung siya pa rin ang presidente ngayon, malaki na bago. Ano po ba yung mga nagawa ni dating Pangulong Duterte sa Cavite? Dolomite. Tapos yung mga extension ng build. Kaya nga po, no? Na construction na, di ba? So, maya natin, makapakinabangan na ng mga Pilipino yun. No? Tsaka ngayon, siya rin nagpasimula ng mga subway. Oh, subway, kagaya nung ginawa sa Cebu. Di ba? Cebu ba yun? Yung parang sa dagat ba yun? Yung proyekto niya rin yung tubo. Ah, yung ano, yung... Bataan to Cavite? Ano, yung sa Cebu, yung ano, yung Cordoba, Cebu Bridge. Oo. Oh, oh. Sa kanya nga po yun, no? Cordoba. Ako, yun. Kung pala ako ngayon, ilan taon ba ako? 28 years old. 28. Pero... Millennial din, no? Idol ko talaga ngayon si Duterte. Panahon niya, tumatakbo pa lang yan. Kumbaga sa bilang isang millennial, kagaya ko, isang millennial din. Kumbaga sa lahat ng presidente na naabutan nyo, at talagang... Si dating Pangulong Duterte ang pinaka-the best para sa inyo. The best presidente. Hindi ko inabot yung panahon ni Marcos. So yung senior, hindi. Yung senior, siguro, yun. Maraming nagawa nga. Marami din po nagawa yun, totoo. Talagang, yun ang idol kasi ni Duterte yun eh. Oh, idol niya po. Binanggit niya rin yun eh. Binanggit niya rin kasi junior, yun. Yung Marcos Senior, magaling. Ito po, total, pinag-usapan natin si dating Pangulong Marcos Senior din. Kung ikukumpara natin, si... Kasi mag-ama sila eh, no? Ano yung masasabi nyo sa pagkakapareho or maaaring pagkakaiba? Hindi, Sara. Hindi, si dating Pangulong Marcos Sr. kay Pangulong Marcos Jr. ngayon. Para kung iahambing nyo sa yung mag-ama, ano po, paano nyo po sila iahambing? Magaling yung ama. Magaling yung ama, pero yung anak... Kumento sa akin ng mga magulang ko, magaling yung ama. Pero yung anak po, ano po para sa inyo?
Hindi ko alam, parang Pinoy eh. Hindi ko ramdam. Hindi niya po ramdam, no? Hindi, iba-iba. Magkano ba yung presyo ng bigas po sa inyo? Hindi ako. Hindi lang pinagbago. Talong? Talong pa rin. Wala namang nabago. Pero ayos lang yung presyo ng bigas. Dapat, yung bumaba ngayon, yung license ng LDO. Ito po, binanggit natin yun. Malapit na po yung zona, di ba? Oo. Ano po yung masasabi niyo po sa yung budget po ng pagkain sa zona ay umabot ng 20 million pesos? Isang zona? Sa zona po, budget sa pagkain. Wow. Ano po yung masasabi niyo po, sir? Sa zona, 20 million. Di ba mayaman sila? Kumbaga, yan ang may nasa comment kasi. Nasa 8K to 10K per head. Yung pagkain pa lang yun. Lang isang... Sa isang tao. Isang tao. Na nasa zona, ano po yung masasabi po? Wow, kaya yun eh, ipapakain na sa mga taong Pilipino na nangangailangan. Ako ba, may diamante yun. Di ba? Ipapakain nila yun. 1,000 nga laang eh, maganda na eh. Sa kanila, di ba? Sa meal ng mayayaman, 1,000 lang. Ayos na yun, simple lang. Meron naman silang sinasahod, mga senador, di ba? Dapat ko na yun. Sagot na nila yung meal doon. Sabihin natin 20 million yung budget nila, di gawin lang nila 5 million pagkasayin na nila yun, di ba? Kung kulang, dagdagan nila yun, bawas sila sa sweldo nila. 20 million sa 20 million. Isang zona. Sa pagkain pa lang yun, sa pagkain pa lang. Hindi ko lang po sure, basta ang nakalagay is siguro nasa 8K to 10K per head. 80 person. 8K to 10K per head. Per head. Yung pagkain lang, pagkain lang po. Napakakwan nga, no? Talagang alam mo na. Alam na, Dave. Sa kung kasi si Duterte, magandang magpalakad siya, magandang... Tsaka yung droga po talaga, talagang agree na agree ako dun dahil nag-try po ako ng Cali service. Hindi, ngayon sa ngayon, boss. Talagang bumabalik talaga. Pinoy na. Pinoy na. Bumabalik. Yun talaga pinagkumpara nyo. Pero ang panahon ni Duterte, puta na, lahat disiplina. Kumbaga, yung takot. Administration po ngayon, parang yung nangyari bago naging Pangulo si Duterte, parang ganon. Oo. Kasi Pinoy eh. Parang ganon. Kasi nung... Naging presidente si Duterte, lahat nilinis niya. Una lahat talaga. Droga, ito pati nga itong Manila Bay, di ba? Boracay. Sa daming dumanang lahat. Presidente, siya lang nakalinis itong Manila Bay na yan. Kaya nga po eh. Lagyan niya ng para merong tourist attraction ng Manila, tsaka diba? Pansin ko po yung Dolomite Beach ngayon, parang kahit medyo matagal na rin itong tapos, pero lalong dumadami yung namamasyal dito. Pero dapat siya pinapalinis na ni presidente yung mga yun. Baka sa tingin nyo, pati ito napabayaan na rin. Malamang sa alamang. Baka ito eh, alam na, mangitim na naman ito. Napapabayaan na naman eh. Kaya maganda to, tourist attraction. Kahit doon sa ibang bansa, di ba, may ganito. Kaya malaking bagay yung ginawa ni Duterte. Para pagkapagod ng mamayang Pilipino, ang buong Marilenyo, pumunta lang sila dito, mag-relax. Mag-anway, bawal palang uminom. Eh, relax lang. Yun yung maganda kay Duterte. Ito na lang po, last na lang po ito, sir. Ano po yung masasabi nyo sa ano po ng presidente na yung binabanggit niya palagi at mayroon pa silang rally minsan sa Quirino Grandstand na bagong Pilipinas. Ano po ba yung bagong Pilipinas para sa inyo ngayon? Ano po yung wala eh, parang magulo sistema ngayon. Ayun po yung bagong Pilipinas para sa inyo. Oo, para sa akin. Iba pa rin yung Duterte. Iba pa rin. Pero yun mo yung Duterte, dumaan yung pandemic. Sa dami yung pandemic na yan, ilang budget na kailangan doon, di ba? Nauna niya pa to. Kaya ilan na taon ng ni Marcos ngayon? May isang taon na ba? Dalawang taon na. Anong nabago niya? Diba? Wala pa. Kaya nga po. So, di ba? Ito kasi, nung pandemya, sinabay niya talaga to kasi, di ba? Ganun sana. Kumbaga, diba? Kahit nung time niya, kahit may pandemya, tuloy-tuloy pa rin mga proyekto. Tuloy-tuloy pa rin yung build niya. Half of his term ay pandemya, eh, no? Oo, kasi ngayon, si Marcos, Presidente Marcos, hala ko nung una, ayos naman. Kasi puro siya abroad eh. Puro ibang bansa, investor ang kiluwan niya eh. Focus siya doon. Pero ano naman po yung nangyari sa investor? May na-invest ba talaga? Hindi ko lang alam. Kasi siyempre, iba Duterte. Duterte kasi, naging standard. Kung pa lang, bawat araw, nung termo niya, talagang viral. Million views. Saban talaga. Kasi iba impact niya kasi. Pag, Toma nung naman. Panahon ng kampanya niya, talagang pinagtatawanan ko yan. Sino yun? Yung mga... Dilawan. Dilawan. Oo. Si naging pink na ngayon. Pink lawan. Naniniwala ba kayo, sir, na mukhang nakikita na talaga natin na nagsasanib-sanib persa na daw yung pula sa dilaw. Magsasanib-sanib talaga yon. Eh kasi nga, yung asawa ni Marcos, di ba? Dilawan. Si Lung Valdez.
Pinoy yung mga yan eh. Pinoy, kung maga Pinoy. Kulay dilaw. Ngayon naging pink na. Oh, kasi siyempre siyempre kailangan palakas kay Bayaw. Ganyan, anything. Pero ngayon talagang Duterte lang kahit lang gumura yan. Alam niyo yung mga pangangailangan ng Pilipino. Oh, ito tama po. Kasi kung ano, siyempre simple lang yan. He has what it takes. Pangmasa talaga. Tsaka yung puso niya, mas pabor siya sa ating mga mahihirap. Oh, so ngayon, wala. Eh kung i-extend natin si Duterte mga idol, kasi hindi ako bumoto ngayon eh. Ah, hindi binutang, pa kayo bumoto ng 2022? Hindi ako bumoto kasi wala na Duterte. Ah, gusto niyo Duterte? Siya lang pero, talaga idol ko. Si Duterte, yung tatay niya lang. Tatay. Nung bata pa lang, mga edad ako noong 2000, anong 2000 nanalo si Duterte? 2016 po. 16. Lagi, nag-YouTube ako dati nung wala pa akong cellphone eh. Siguro YouTube. Mga 6 hours, pinapanood ko yung mga interview sa kanya. Yung bago siya tumakbo. Actually, ako rin po, nung yung mga speech niya dati, pinapanood ko mula ang pisang ng dulo. Yung sinasabi niya totoo. Kaya sabi ko, magaling po. Una pa lang, may tapang, iba tapang. Kumbaga, may panirindigan. Kung sinabi niya, gagawin talaga. Oh. Eh ngayon, medyo malambot tayo ngayon. Diba? Hindi ko ramdam. Libo, kumbaga hindi nyo ramdam yung administration ngayon. Iba yung impact ni Duterte. Okay sa ngayon. Ngayon, di ba matanda na si Tatay Digong. Ang gusto ko sana sa kanya, hanggang may buhay pa siya, lumaban siya ng kahit vice president o presidente. Mananalo kahit kaya. Senador lang muna, parang oo, ganun. Gusto ko siya lagi siya nasa Senado or nasa government. Para may tagapagtanggol sa atin. Oo. Gusto ko yung lagi yung nasa gobyerno yung boses ni Tatay Digong. Iba, impact niya.